back. Ito pa rin po sa Pinoy MD. Kasama pa rin po natin si Dr. Q para sagutin naman ang inyong mga katanungan sa ating Facebook page. Ito na, simulan po natin kay Sheila Jimeno. Dr. Q, ito na. Sige. May home remedy ba? Naku, pasintabi ko sa mga nag-uulmusal ah. Pero may home remedy ba para dun sa mga constipated during pregnancy? Okay. Actually, Connie, puso talaga yun or very common yung constipation o nahihirapan sa pagdumi during pregnancy, lalo na towards the last 3 months ng pregnancy. No? Sa bahay naman, may mga home remedies naman tayo na mga pwedeng mapakinabangan ng mga pregnant women. Isa na dyan yung pagkain ng grapes, for example, papaya, mga fruits. No? Pero kailangan kasi talagang ma-hydrate ng gusto. No? So, kailangan ang isang babae ay naka 8 glasses a day siya ng tubig no, kung siya ay pregnant. O kahit hindi pregnant, talagang yun ang recommended na volume or amount ng tubig na iniinom natin araw-araw. No? At ito, kung hindi ito gamot, talagang ano lang ito, tulong lang para lumambot yung kanilang dumi, o di kaya hindi sila mahirapan sa pagdumi. Although sa pregnancy kasi paulit-ulit yung problem. No? So, kailangan talaga dito ay healthy lifestyle. Bantayan ng maigi yung kinakain. Mm-hmm. Kung constipated sila ng madalas, siguro i-avoid muna nila yung banana, apples, kasi ito ay nakakapatigas ng dumi ng isang tao. So, napaka-importante yun, yes, di ba? Pero ito naman, mula naman kay Roxanne Daniel, normal ba na 2 beses sa isang buwan nagkakaroon ng menstruation ng isang babae? Alam mo, Connie, very common din itong question. Naalala mo yung question na mga ganito dati sa mga previous programs natin na regarding sa mga menstrual cycles, no? Ang regla ng isang babae kasi, Connie, ay pwedeng mangyari yan sa first week of the month at saka sa last week of the month. Ang average kasi na menstruation ng isang babae ay 28 days yung duration, no? Kung minsan nagpapaaga yan ng 1 week, kung minsan na-delay ng 1 week. So, lagyan natin 21 to 35 days yan. Right. No? So, ibig sabihin, pag 21 days yung cycle niya, ibig sabihin noon, in 1 month, naka-2 cycles na siya. Right. So, pwedeng mangyari yon. Ang problema lang dyan, kung ang cycle niya, kunwari, ay less than 21 days, hindi normal yon. So, dapat pumasok siya doon sa range ng 21 to 35 days para masabi natin na normal yung menstruation niya. Wala naman kay Stella Balundo. Normal ba? Or nagkakaroon ba talaga ng side effects daw ang paglalagay ng IUD, di ba? Normally, sinasabi nila kasi nahihilo daw. Nahihilo, meron bang ganong side effect talaga? Ang paghihilo ko niya ay hindi siya usual na side effect ng IUD. No? Kahit progesterone-coated IUD pa yan. Kung nahihilo siya at kung rin nakakalalagay lang ayun, nahihilo siya, baka may ibang problema. Kasi ang usual na side effects ng paglagay ng IUD ay nagka-cramp sila, no? Which is a normal reaction kasi ang IUD foreign body, so parang nire-reject ng uterus yan, ng katawan ng isang babae. So magkakaroon siya ng cramps, o di kaya ay magkakaroon siya ng spotting. Right. No? Kung nahihilo siya, palagay ko kailangan niya rin magpatingin sa doktor, o di kaya yung baka naman yung mata niya may problema, may error of refraction, o may ibang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng paghihilo. Baka rin anemic din siya kasi katatapos lang din yung mga anak. Diba? Mm-hmm. So maraming factors talaga na of course dito naman sa Pinoy MD we try to give you mga possible na mga nangyayari sa inyo pero dapat magpatingin ho kayo para sa inyo mismo yan. Mula naman kay Neng Bugay, ito naman may contraceptive pills ba daw na hindi nakakataba? Alam mo ko ni naman kasi pag ang isang babae naman no kung tama naman yung pagkain niya, yung caloric intake niya tama lang doon sa requirement niya, hindi naman talaga tataba, no? Unless na may metabolic problem ang isang babae or kumakain siya ng sobra sa requirement niya sa pangangailangan niya. Or baka naman din kasi 'di ba, I guess ito naman din from mga narinig din natin, doc. Tama ba 'yon na minsan kasi hiyangan. Pero ang contraceptive pills kasi ko ni dalawang hormones 'yan. May estrogen at saka progesterone. Ang estrogen ay may taglay yan na nag-attract siya ng water sa katawan. So, in other words, pwede siyang mamanasin ng konti. So, hindi actually yan
taba na in the strictest sense retention of the word, kasi water retention yan. Kuminsan kasi may matuba-taba din ng mga babae during the time na nagco-contraceptive sila kasi wala silang problema, hindi nila pinoproblema na baka mabuntis ako ng ganyan. So may peace of mind siya. So magandang okay pagkain, magandang tulog, pero hindi naman lahat ng mga babae tumataba yung mga nagte-take ng contraceptive pills. May kakilala ako pumayat pa nga. Kaya hindi natin ma-attribute solely lang sa contraceptive pills yung pagtataba ng isang babae kasi marami pang factors diyan, lifestyle, no, yung diet niya. So hormonal hormonal problem, yun din ang isang problema. All right, Neng. And of course, the rest na nagpadala po sa amin ng inyong mga questions. Thank you very much po sa inyong pagtitiwala sa Pinoy MD and of course kay Dr. Yu. At syempre ang advice natin katulad ng nabanggit natin kanina, magpatingin ho kayo personally sa inyong mga pinagkakatiwalaan ng doktor para sa mas detalyado at mas bagay sa inyo na diagnosis, yes, di ba? Ayan mga kapuso, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD.